Umanaw po nung Biyernes, Isagani Yambot, ang publisher ng Philippine Daily Inquirer sa loob ng halos dalawang dekada. Sa kanyang makulay na karera sa pamamahayag, naging kampiyon siya ng katotohanan at ng kalayaan sa pagpapahayag. Nakalagak po ang kanyang mga labi sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. May live report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, nagluluksa nga ngayon ang industriya ng mass media sa pagpanaw ni Inquirer publisher Isagani Yambot Sr. Tuloy naman ang pagdating ng mga opisyal, mga kasamahan natin sa media para makiramay dito sa Arlington Memorial Chapels. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino personal na nakiramay sa pamilya Yambot Linggo ng gabi. Ilang minuto rin siyang nakipag-usap sa byuda ng yumaong media man na si Mildred. Ngayong gabi, ilang miyembro ng gabinete ang dumalo sa Protestant service kasama sina Secretary Butch Abad, Edwin Lacerda, Cesar Purisima at Yusek Manolo Quezon, bukod pa sa mga kaanak at kaibigan ni Yambot. Namatay si Yambot Biyernes ang hapon matapos mag-cardio-respiratory arrest, 10 araw lang matapos siyang sumailalim sa quadruple bypass surgery, 77 taong gulang siya. Ilan sa mga bumisita rin kanina ang mga taga-media, kabilang si GMA SVP for News and Public Affairs Marisa Flores, VP for Regional TV Ricky Escudero, at VP for News Programs at State of the Nation Anchor Jessica Soho. Pinapurihan ni Soho si Yambot sa pagiging aktibo nito sa mga media forum para maibahagi ang kanyang kaalaman sa pamamahayag, gayon din bilang partner ng GMA Network sa mga election coverage. Nagtapos ng liberal arts sa UP si Yambot at nagsimula sa media bilang desk editor ng Manila Times. Nagtrabaho rin siya sa Times Journal, Malaya, hanggang sa maging publisher ng Inquirer noong 1994. Kinikilala ng marami si Yambot bilang isang haligi ng media community sa bansa at isang aktibong advocate ng press freedom. Naiwan ni Yambot ang asawa at 6 na anak. Tayo sa GMA News and Public Affairs owe him a lot of debt and gratitude kasi tuwing elections coverage, we partner with the Inquirer and si Mr. Yambot would always be yung kausap natin. We were saddened by the loss of a man who was the bridge between the martial law and this present crop of journalists and reporters. Yun na lang namin kasi sikat na siya noon sa high school. They are all friends of my late brothers again. Jessica, bukas ay magkakaroon ng media night kung saan inaasahan nga na may tribute yung mga taga-media dito kay Yambot. At sa March 9 naman, yung cremation ng kanyang labi. Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.